Ah, kaya siya. Juan Miguel! Halika tayo naman magsayaw. Sige na, Juan Miguel! Marichoy, pasensya na, pero mamaya na lang siguro. Sige naman tayo eh. Tapos mag-usap tayo. Sige na, magsayaw na tayo. Halika na! Talagang gusto niya si Juan Miguel. Hindi mangyayari yun. Amador! Ano ba? Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tumigil siya! Pabayaan siya! Pagkatapos ng gulong ginawa niya ngayong gabi, iiwan mo ako para samahan siya. Salamat. Sige, alis na ako. Thank you.
Sige. Didiretso ka na nauwi ngayon sa bahay mo, hindi ba? Oo, tama ka. Uwi na ako sa bahay namin. Ah, mabuti kung ganun. Sana mamaya ang gabi. Mapanaginipan mo ako. Sana makita rin kita sa panaginip ko. Dahil ang gabi nito ang pinakamaligayang sandali ng aking buhay. Pinasaya mo talaga ako sa gabi nito. Napakaganda talaga ng araw na to. Wow, tingnan mo nga naman. Good morning, Marichoy. Kamusta ang pakiramdam mo? Sumakit ang ulo ko. Bakit? Ay, sabi ko na nga ba, talagang sasakit yan dahil sa dami ng iniinom mo kagabi. Alam mo, sa totoo lang nakita namin ang totoo mong kulay. Ay, grabe ang pasasayaw mo kaya nang dahil sa'yo nagkaroon ng kaguluhan sa party. Pero dapat ka naming intindihin at patawarin. Alam kasi namin kung saan ka nabulang. Ay, kalimutan na nga natin. Hindi mo ba babatiin si Stefania? Oo. Bakit ko siya babatiin? Dahil natapos na ang party mo? Pagkatapos kasi ng party, ang nangyari, hindi mo siguro napansin dahil asin ka. Pero pagkatapos ng party, naging mag-boyfriend na sina Stefania at Miguel San Roman. At hindi magtatagal, magpapakasal na sila. Good morning! Good morning! Hi, Mama! Hi, Ian! Hi, Papa! Mahal kong Papa! Alam niyo ba, napakagwapo niyo talaga ngayon? Hindi niyo alam kung gaano karaming makakain ko dahil sa sobrang gutom ko. Patricio, nakausap mo na ba yung babaeng yun tungkol sa nangyari kagabi? Pagkatapos kasi ng party, ang nangyari, hindi mo siguro napansin dahil asin ka. Pero pagkatapos ng party, naging mag-boyfriend na sina Estefania at Miguel San Roman. At hindi magtatagal, magpapakasal na sila. La dejé por conquistar una ilusión. Y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí
buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Stefania si Juan Miguel San Roman at hindi magtatagal, magpapakasal na sila. Kapag hindi mo pinagsabihan ang babaeng yan sa nangyaring kaguluhan sa party, iisipin niyang tama ang ginawa niya at baka mamaya lumaki pa ang ulo niya. Yun ang nga sinasabi ko sa'yo. Basta ako muna ang kakausap sa kanya. Gusto kong malaman kung bakit siya uminom ng sobra-sobra. Siguro, napilitan siya dahil masaya yung party. Pero hindi naman pala siya sanay. Ewan ko ba. Kakausapin ko siya mamaya. Tama si Mama, Tita. Siya muna talaga ang dapat kong mausap sa kawawang si Marichuy. Bago siya pagalitan ni Papa. Napakabait po talaga, eh. Magpapakasal na pala sila. Kaya pala sila naghahalikan kagabi, buddy. Marichuy, bakit mo naman pinulit ang picture? Hello? Good morning, Juan Miguel. Good morning din, Estefania. Tatawagan sana kita, kaya lang naisip ko baka tulog ka pa. Masaya ang gising ko kanina. Eh ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Okay naman. Anong gagawin mo ngayon? Di ba linggo ngayon? Sa ngayon wala pa naman akong plano, pero baka mamaya kausapin ko sina Maite at Rosyo. I-invite na lang kita mag-lunch dito sa bahay. At hindi ka pwedeng tumagi sa pag-invite ko sa'yo, ha? Itago mo pa rin itong picture ni Juan Miguel kahit punit-punit na ito dahil napakabait na laki yung sa'yo. Hindi dapat sumasama ang loob mo sa kanya. Hmm? Pansin dahil lasing na lasing ka. Pero, si Stefania, ay girlfriend na ngayon ni Juan Miguel San Roman. At hindi magtatagal, magpapakasal na sila. Hello? Ako to, Juan Miguel. Totoo ba na girlfriend mo na si Stefania?
araw, bakit hindi ka na makapagsalita? Saan mo naman nabalitaan yun? Sinabi niya sa akin ng tita niya. Totoo ba yun? Alam mo, hindi naman to dapat pinag-uusapan sa telepono. Kailangan pag-usapan natin to ng harapan, Marichuy. Gusto ko lang malaman kung totoo sinasabi nila. Alam mo, kailangan mong intindihin na biyudo na ako ngayon, Marichuy. Wala na akong asawa, kaya balang araw, kailangan ko rin magpakasal sa iba. Kapag nakasal ka, anong mangyayari sa akin? Malinaw na ang lahat. Alam kong iiwan mo lang ako. Alam mo, kahit magpakasal ako kay Estefania o sa ibang babae, kahit kailan, hindi kita iiwan. Haalagaan pa rin kita. Pangako yan. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Juan Miguel. May kinabukasan ka. Maraming mangyayari sa buhay mo habang lumilipas ang panahon. Ano bang alam mo sa buhay ko? Manguhula ka ba kaya nalalaman mo? Ang iyong buhay ay nasa sarili mong mga kamay. Ikaw ang gagawa ng kinabukasan mo. Paano? Mag-aral ka. Ang hirap naman pinagagawa mo sa akin. Alam mo, Marichuy, mahalagang mag-aral ka para magkaroon ka ng edukasyon. Kapag hindi ka nag-aral, wala ka talagang mararating sa buhay mo. Isa pa, matutuwa ka kapag nasa eskwelahan ka na dahil marami kang matututuan ng bagong kaalaman. Pero hindi naman ako tangawan, Miguel. Alam ko, huwag mong sabihin niya, Marichuy. Dahil alam kong matalino ka. Ay, niloloko mo lang naman ako eh. Kung gusto mo mag-aral, pwede kitang ikuha ng tutor kung gusto mo. Pag-iisipan ko muna. Sige. At kapag nakapag-isip ka na, sabihin mo agad sa akin. Okay? Ngayon, kailangan ko na magpaalam. Kasi kailangan ko na ding umalis eh. Bakit ganyan ka? Hindi mo na ba sasagutin ang tanong ko kanina? Kailangan ko na pumunta sa bahay ng mga Villarde. Magkikita tayo, mag-uusap tayo. Sigurado ka ba? Pangako. Oh, sige na nga. Villarde, kamusta na po kayo ngayon? Okay naman, iha. Ikaw? Naku, malungkot ako kasi hindi ka naman pumunta kagabi sa party ko, di ba? Mm-hmm. Pero okay lang. Naiintindihan ko naman ho kayo. Masaya ba ang party? Alam nyo, napakasaya namin. Eto, mahawag ako dahil gusto ko lang itanong kung may sinabi na ba sa inyo si Juan Miguel. Mm-hmm. Siguro hindi pa niya nasasabi sa inyo. Mahalaga to, kaya sasabihin ko na. Alam nyo kasi, boyfriend ko na ngayon si Juan Miguel, kaya masaya ako. Bukas yung pinto, itulak mo lang. Bakit mo pinatutulok sa akin ang pintuan? Ibig ko sabihin tuloy kayo. Huwag mo na ulitin yon. Mali po ba yan, sir? Bastos yon. Lagi kasi sinasabi ni Aling Candelaria. Kailangan mo nakalimutan ng mga bagay sa iyong nakaraan. Kailangan mo rin gayahin ang kilos at pag-uugali ng mga taong kasama mo sa bago mong bahay. Pero, kakausapin lang kita kaya ako nagpunta rito. Kakausapin niyo pala ako. Upo kayo dito. Akala mo ba makakalusot ang ginawa mo? Hindi mo ba naisip na magagalit ako sa ginawa mong kaguluhan sa party ng aking pinakamamahal anak? Sabi mo nga sa akin, paano nakapasok sa party kagabi yung boyfriend mo si Amador?
Nagnakaw ka ng imbitasyon para maibigay mo sa kanya, no? Invitation, sir? Ay, naku, sorry, pero hindi ko magagawa yon. Isa pa, wala akong kinalaman sa pagbunta ng lalaking yun sa party ni Estefania. At sinungaling ka na naman, Marito. Hindi sabi eh, wala akong alam ang dyan. Ang sabihin mo, wala akong alam doon, sir. Ganun ka dapat magsalita. Hindi ka ba talaga matututo na kaganda ang asal? Pag-usapan natin ulit ang nangyari. Hindi yung ba alam na mali ang ginawa mong pagsasayaw na para ka nababaliw, hindi ka na nahiya sa mga ginagawa mo. At pagkatapos, nagpakalasing ka pa. Hindi ko naman talaga alam na malalasing ako kagabi. Nauuha ako kaya uminom ako. Si Ma'am Isabel ang nagbigay sa akin. Ayoko lang makinig sa mga paliwanag mo. Ang bahala kayo! Sapat na para sa akin na nakita kong mga nangyari. Alam mo ba dahil sa mga ginawa mo kagabi, nag-away at nagkagulo si Juan Miguel at Amador. Muntik na talagang masira ang party ng aking anak. Pero hindi ko naman alam dapat na... Dapat hindi ka na nagpunta sa party niya. Sinabi ko na huwag kang pumunta doon, pero nagpumilit ka pa rin. Pero gusto ko talaga pumunta at saka si Juan Miguel naman. Sandali, si Mr. Juan Miguel o si Dr. Juan Miguel? Ay, Juan, basta Juan Miguel. Dahil yun naman ang gusto niya eh. Niyaya niya ako, kaya pumunta ako. Sabi nga ni Ma'am Cecilia, hindi ako pwedeng pumunta doon dahil wala akong isusuot na damit sa party. Pero pinahiram ako ng kapatid ni Juan Miguel, kaya nandun ako. Pinahiram sa'yo ang suot mo? Oo. Pero kahit magsuot ka ng magandang damit, hindi mo pa rin maitatago ugaling kadya na nakaugalian mo. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang inaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Aalis ka ba, Juan Miguel? Oo, Nelia. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Oo naman. Pero sandali lang kasi pupunta ako sa bahay ni Judge Villarde. Ayoko malit. Ah, bakit hindi mo nalang sabihin na pupunta ka sa bahay ng nobya mong si Estefania Villarde? Siya na ba ang ipapalit mo sa anak kong si Viviana? Okay lang sa akin, ano man ang sabihin ni Ma'am Cecilia dahil alam kong mabait siya at para siyang santa. Pero kayo, hindi ako mapahit na magsita kayo ng ganyan! At sino kang mapagsalitaan ako ng masama sa aking sariling pamamahay, ha? Tama kayo, bahay nyo nga to, kaya hindi ako pwede magsalita. Pero nakakasakit na kayo ng damdamin. Alam ko naman na kayo ang magsusunod dito dahil bahay nyo to, pero pabayaan nyo naman ako ipagtanggol ng sarili ko dahil sarili ko naman to kwato, hindi ba? Masama talaga ugali mo. Eh ano kayo? Sabihin nyo nga. Hindi ko kayo maintindihan eh. Tinatawag nyo akong bastos, walang pinag-aralan, walang modo, at walang kagandahang asal. Pero kayo, magalang at may pinag-aralan? Bilib na bilib kayo sa sarili nyo? Isipin nyo nga yun? Huwag mo na pagsabihan. Kung ganon, huwag nyo nga rin akong isutuhin. Maaring wala akong pinag-aralan noon, pero tandaan nyo, hindi ako marunong manakit ng ibang tao. Ang sabihin mo, rebelde kang babae ka, di ba? Malakas lang ang loob mo dahil pinagtatanggol ka ni Cecilia. Pero huwag mo ako itulad sa kanya. Dapat mo ko igalang. Tuturuan kita kung paano sumunod sa nakatatanda. Masama kayo dahil hinuhusga niya ang pagkatao ko. Siguro naman, hindi mo gustong ilihim sa akin ang bagay na to matapos mo ipagkalat sa maraming tao sa parting yon, ang inyong relasyon. Onelia, hindi ka maniniwala pero... Nung nagpunta ako sa party na yun, hindi ko planong maging boyfriend ni Estefania. Gusto mo bang paniwalaan kita? Kilala mo naman ang tunay na ugali ko. Hindi ko akalaing mangyayari yung kagabi sa amin. Maaaring wala kang planong gawin yon, Juan Miguel. Pero baka plano na ni Estefania. Kaya nga siguro panayang dalaw niya sa akin dito sa bahay dahil gusto niya magkalapit ang loob namin dalawa. Sabihin mo nga sa akin, anong pumasok sa utak mo para gawin ang desisyon mo na maging nobyo ni Estefania? Onelia, maniwala ka. Hindi ko akalaing darating kami sa sitwasyon na. Ibig mong sabihin, hindi ka seryoso sa kanya? Pero sa ugali ni Estefania, hindi tayo nakakasiguro sa mangyayari. Ibig mong sabihin, may posibilidad na makasal ka sa kanya?
Sabi mo kasi, agahan ko, diba? Ay, naku, okay lang sa akin. Mabuti nga nandito ka na sa bahay. Magbibihis lang ako. Hintayin mo na lang akong bumalik dito, ha? Dinala ko tong librong binigay mo. Sabi mo, gusto mong basahin natin. Ay, naku, gusto mong basahin natin yan, my love? Hi, Marichoy. Halika dito. Bakit nandyan ka? Diba, babatiin mo kami ni Juan Miguel? Boyfriend ko na siya, eh. Sige na, batiin mo na siya. Alam mo kasi, kagabi, matapos kang umalis sa party, doon kami naging mag-on ni Juan Miguel. Diba, my love? Oo, tama siya. Masaya-masaya nga ako kagabi. Pareho kaming dalawa. Kaya alam kong gusto mo siyang batiin. Uy, nahihiya yata siya sa'yo. Pero alam ko naman na masaya ka para sa relasyon namin kasi magiging parang kapatid mo na rin siya. Paano mo siya mamahalin? Siya lang ang mamahalin ko. At ako lang ang mamahalin niya. Sana naman maging maligaya kayo. Alam mo, Marichoy, para kang bata akong magsalita. Ikaw ba? Hindi. Hindi ako kagaya mo. Mag-iingat ka sa babaeng yan. Ay, naku, mapagbiru talaga ang babaeng yun. Hintayin mo ako, magbibihis lang ako. Masaya ka na. Magpapakasal ka ba sa kanya? Oo. Pakakasal ko si Stefania. Nahihirapan na ako. Lagi na lang siyang galit sa akin. Hindi ko naman sinasabing hindi ako makulit, pero sumusobra na siya eh. Ang gusto kong mangyari ngayon ay maging mabait ka sa kanya. Gawin mo na lang para sa akin. Pero sana kung halagang sasabihin sa iyo eh. Ano po yun? Ganito kasi yan. Naalala mo ba yung tinatanong mo sa akin kung magkakaroon ka pa ng mama? May naharap ko na po ba? Eh di kung ganun, hindi ka magagalit kung magdadala ako dito sa bahay natin ng isang magandang babaeng magiging kapalit ng mama mo. Ang mga
ako pinapag-ibig ko. Kaya iba na lang ibibigay ko sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Ang edukasyon. Edukasyon? Hi, Marichoy. Ay! Nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo? Assignment. Sino nagpapagawa sa'yo? Pinapagawa ng tutor ko. Pwede ko ba makita? Patingin? Ano naman to? Isinulat mo dito sa buong page ang pangalan ko? Telenovela Maria de Jesus, alas 3:45 sa hapon.